Mga Pops, pwede lang makapasok ng Hong Kong ang mga bakunadong OFW basta magpakita ng vaccine certification o yung yellow card na galing sa Bureau of Quarantine. Kaya naman daan-daan ang matiyagang pumila para kumuha nito sa mismong opisina ng BOQ. Magbabalita si JC Cosico. Dumagsa ang mga OFW na kukuha ng COVID-19 vaccination certificate sa main office ng Bureau of Quarantine support area sa Maynila kaninang umaga. Ang iba sa mga pumila ay papuntang Hong Kong. Simula kasi sa Lunes, August 30, pwede na makapasok ang mga bakunadang OFW sa Hong Kong. Basta maipakita ang yellow card o international certificate of vaccination na BOQ lang ang nag-i-issue. Si Zarin lumuwas pa mula sa Pablo Laguna para sa kanyang appointment ngayong araw. Nabalita namin sa Hong Kong agency namin, kailangan namin ASAP mag-yellow card para makarating kami sa Hong Kong. Para makakuha ng yellow card, kailangan mag-book online sa boq.pisopay.com.ph saka pipili ng lugar kung saan magpapaschedule. Mamimili rin kung para sa yellow fever, polio at COVID-19 vaccination ang kailangan na certification. Hihingin ang personal details at iyong vaccination information. 370 pesos ang halaga ng certification na online din babayaran. Pero dahil punuan na ang slots ngayon, sa December na may ischedule ang mga mag-a-apply pa lang online. Limitado lang kasi ang kaya ma-accommodate ng BOQ sa isang araw para mapanatili ang health protocols. Nasa 500 hanggang 600 katao lamang kada araw ang kayang ma-accommodate dito sa main office ng Bureau of Quarantine support area sa Maynila. Kaya magdaragdag sila ng mga satellite offices para mas maraming OFWs at biyahero ang ma-accommodate. Pero paano kung malapit na ang petsa ng pagbiyahe ng isang OFW papuntang Hong Kong? If you have a definite naman na date of departure, you can present your ticket. We can adjust to that just as long as we present it. Sa ngayon, nasa 3,000 OFWs na naghihintay sa kanilang deployment sa Hong Kong ang mahikinabang sa hakbang na ito. Para sa 1PH, JC Cosico, News 5.